Welcome to Donmar TV News Channel. Ito pong una ay ito pong malaking samahan ng mga manggagawa. Ito po yung TUCP, tukuyin na natin, ang nagdeklara ng suporta kay Bongbong Marcos Sara Duterte. At isingit na rin natin ito pong tie-up, itong agreement, nagkasundo na COMELEC at Rapper na magko-cover daw ng mga balita sa COMELEC tungkol dito sa eleksyon, kaya maraming tumututol. Bakit daw Rappler? So, ayan po. Pangalawa ay itong isyo ng pagpasok na at military operation ng Russia sa Ukraine. Ito po ay may makakapekto sa ating mga kabayan sa Ukraine at saka Russia at saka yung problema na itutulot nito sa buong mundo kasama ang Pilipino at ang Pilipinas. Ating pag-uusapan yan. Well, ito nga po ang pag-usapan natin. Ang Trade Union Congress of the Philippines, TUCP, isa sa mga organisado at malaking grupo ng mga manggagawa nationwide. Ang kanilang mga opisyal at mga member ay nag-declare po ng support para sa Bongbong Marcos Sara Duterte Unity Team. Okay? At ito raw ang kanilang inaasahan na tandem para sa recovery, economic recovery, katatagan ng mga manggagawa, makakatulong sa hanay ng mga manggagawa. Dahil nakita nila yung layunin na pagkakaisa o national unity na tanging daan, paraan para daw po umangat ang ekonomiya at na magkaroon ng trabaho ang mga Pilipino at maging matatag ang kasalukuyang may mga trabaho. Yan po ang paniniwala ng TUCP. Kaya sila po ay naghayag ng suporta at paniniwala sa kakayanan nitong dalawa. Inuulit ko, isa pong organisado at kilalang samahan ng mga manggagawa sa buong bansa po ito. Okay? Kung yung mga gunita, meron din hong pinakamalalaki na mga samahan ng transport group. Ang naunang nag-declare, na aking naunang nabanggit na rin, pero banggitin ko rito, ito po yung grupo ng LTAP, Liga ng Transport Operators of the Philippines. Oh, drivers, lahat na ho, sama-sama yan. Dito rin ho, nationwide din po yan. From tricycle driver, jeep, at iba pa. Nationwide, nagkaisa na rin po yan, na nag-declare na rin ng suporta kay Bongbong Marcos Sara Duterte. Dahil ito raw makapagpapatuloy ng mga programang sinimulan na hindi matatapos ni Pangulong Duterte at makakatugon sa problema ng ating transport na isang pinakamalaking problema at business din dito sa ating bansa. Okay? Ayan, pwede kayo mag-comment react sa isyong yan. Samantala, yung pong grupo ng BBM Sara ay nasa Iloilo ngayon at nagulat ako sa dami ng tao. Alam niyo bakit? Kasi yung lugar na yan ay identify na sinasabing may mga oposisyon na taga dyan eh. Pero sa dami ho ng taong pinakita, ibay magugulat kayo. Ah, sa dami, ayan, papakita ko sa inyo. Konti kapiraso lang. Ayan o. Oh. Iloilo yan. Ganyan pong karami yung tao. Ayan o. Oh. Ayan, pinakpala natin yung mukha natin pasamantala. Ayan o. Oh. Yan yung tao sa Iloilo. Ngayon yan, nangyayari po yan, live. Yan po sa Iloilo. Ang dami ng tao ng taga-suporta. So Negros at Iloilo, itong dalawang araw na kanilang inikot para nga ho dyan sa rally at kampanya ng BBM Sara. Ayan o. Hanggang doon yan, hindi pa ho na ibungad lang yan. Hanggang doon sa looban, hanggang doon sa malaking parang gym, ano ha, punong-puno yan ng tao. Ng mga Marcos supporters at Sara Duterte supporters. Ayan o, pinakita ko lang ho para meron kayong idea. Nasa, nandun sila sa Iloilo. Samantala, isa hong isyo pa na gusto kong isingit dito, nagkaroon na po ng agreement, nagkasundo na po yung COMELEC at Rappler. At yung daw COMELEC, ang gagamit, ano yung Rappler, gagamitin ng COMELEC para magkatid daw ng mga impormasyon dito sa ating gagawing eleksyon. Kaya marami nagulat. At isa dyan ang National Press Club, samahan ng mga mamahayag, under Paul Gutierrez, sumulat na siya sa COMELEC at kanilang tinututulan itong agreement na ito at bakit daw ang Rappler. Na ang kailang paniniwala, hindi dapat Rappler ang ginamit dahil ito naman ay hindi naman lehitimong mga Pilipino. Ito daw ay funded ng ibang bansa. Pangalawa, may mga problema ito at kredibilidad daw sa paghahatid ng balita. Dapat daw ibang network at Pilipino, 100% ang may-ari, ang ginamit ng COMELEC. Kaya ngayon, pag-uusapan naman itong COMELEC na ito, bakit sila pumayag at bakit yung Rappler ang kailang pinili na maging katuwang sa paghahatid ng impormasyon. Ay di sinasabi, di umano, ito'y bias o ito'y kumakampi sa isang kandidato at pinagduldahan ang mga impormasyon ng mga ito. Kung yung mga gunita, madalas nagagalit ang Pangulong Duterte dyan sa Rappler sa mga maling impormasyon. Pagkatapos ngayon gagamitin ng COMELEC, kakaiba, hindi ba?
Kaya maraming tumututol na mga mamamahayag dito sa ginawang ito ng pakipagkasundo ng COMELEC sa Rappler. Okay? So, pwede kayo mag-comment, react sa mga isyong yan. Samantala, itong pangalawa na ating pag-usapan, o pangatlo na halos, ay ito hong nangyayari nga. Simula ho kaninang umaga, madaling araw sa Ukraine, nung magkaroon na po ng matinding military operation, nagkaroon po ng go signal si President Putin at special military operation ang ginawa. At napapasok na ho yung ilang mga bahagi. May mga explosion. Nagpanik na ho yung mga tao. Grabe yung traffic sa mga syudad or sa highway dahil marami lumilikas. Napilitang magdeklara ng martial law ang Ukraine government para yung mga tao ay huwag lumabas ng bahay. Pero sa takot, nagsakay ng mga kotse at aalis kung saan pupunta. Kaya traffic yung mga highway nila. Ngayon po kasi ay araw sa kanila. Okay? Nag-umpisa kayo ng madaling araw itong paggalaw na ito ng mga sundalo ng Russia. At dahil dyan, mahigpit na kinukundi na ng iba-ibang mga bansa. Okay? Ang United Nations, ang Amerika, ang European Union at marami pang mga bansa na ayaw ng gulo, ayaw ng gera, ay mahigpit na kinukundi na itong ginawa ni Putin. Pero dahil yan po yung nangyayari na at pwedeng tumagal, ang ating concern dito ay ang kalagayan ng ating mga Pilipino. Kung di ako nakakamali, meron tayong 388 na mga Pilipino sa Ukraine. Sana'y mailikas na sila. Marami na hong iba-ibang lahi at embassy dyan sa Ukraine na nagsara na at pinauwi na kailang mga tao ng isang araw pa. Dahil nga baka nga magkagulo, ito't nagkagulo na nga. Marami na mga explosion sa mga syudad na nangyayari. Maliban sa Ukraine, siyempre meron din tayo mga Pilipino kababayan sa Russia. Okay? At kung tatagal at magkakaroon talaga malawak ang gulong ito, kailangan din silang maisalba. At ang pinakamalaking epekto nito, siyempre, yung ekonomiya, yung pagtaas ng fuel, continuous ang pagtaas ng fuel, lalo nang tataas yan. Yung ekonomiya, yung problema sa ekonomiya, mararamdaman ang buong mundo, lalo na ang mga maliliit na bansa kasama ang Asyano, kasama ang Pilipinas. Hindi pa tayo nakaka-recover sa pandemya at nadagdagan pa nitong crisis na ito. Crisis po ito. Dahil may warning si Putin na walang pwedeng makialam. Pag nakaalam daw ang ibang mga bansa din sa kanyang ginawang yan, mananagot sa kanya. Ganong katapang si Putin. Asahan na daw ang magiging pananagutan ng mga bansang makikilahok at makikialam dito sa kailang operasyon ito pagpasok sa Ukraine. So may warning pa. At natural lang, Amerika at ibang mga bansa hindi naman papayag. Kaya dasal na lang ang kailangan dito na makontrol at ang hugnan lumala ang tensyong yan o war na yan o kagaguluhang yan dyan po sa Ukraine dahil nga po sa makakapekto ito pangkalahatan sa buong mundo. Anniversary ngayong araw na ito, 36 years anniversary ng EDSA People Power 1. At kanina po ay nagsimula na yung formal na paggunita, pag-aalin ng bulaklak din sa Power Monument, pero tapos na yon. Pero ngayon po, mayroong grupo. Ito yung sinabi ko doon sa aking in-upload kahapon na mayroong grupo ng mga supporters ng mga oposisyon. Piklawan o kung anumang kulay meron sila. At sila may sariling programa ngayon. Hindi lang paggunita sa EDSA. Kung hindi ito yung kanilang gagawin at ginagawa para ulit-ulitin ang istorya ng mga Marcos. Bubuhayin na naman nila yung martial law, corruption at kung ano-ano. Para sirain walang iba kundi si Bongbong Marcos. Yan po ang layo niya. Ngayon nagsisimula na eh. Yan po sa may EDSA. Hindi naman ho ganun karamihan, pero sinasabi ko lang ho, yan ang dahil lang kung bakit, baka magtaka kayo, bakit ang daming may mga tao rito, itapos na yung okasyon. Hindi po, sinadya nilang gumawa ng ibang oras kaysa sa formal na paggunita, para lang ho, igiit nila yung kulay politika na galawan. Ang purpose nga nila ay para seriwain, ipalaala sa taong bayan kung ano ang mga Marcos, bakit nagkaroon ng people power. In other words, i-establish na naman nila na masama si Marcos. Ito naman kaya ko pinapaliwanag sa inyo para alam nyo kung anong dahilan at baka sila nandyan. Pero siyempre, kayo pong mga mamamayang Pilipino dito at sa abroad, kayo po ang meron sariling paniniwala kung ano. Naniniwala ba kayo sa kanila o hindi, karapatan po ninyo yan. Akin lang pong ibinabalita. Yan ang dahilan. So maghanda na yung mga Marcos supporters followers, expected na na babanatan si Marcos ngayong araw na ito sa anniversary ng mga kalaban sa politika, kalaban sa kung anumang aspeto. Kasi wala talaga silang magagawa kung hindi idugtong ito dahil mag-i-election sa Mayo eh. Ha? Ito yung venue nila na dahil holiday na pagkakataon para siraan si Marcos dahil nga mag-i-election sa Mayo 9.
Pero ako naman, sa aking personal na pananaw at paniniwala, hindi ho ito makaka-apekto kay Marcos. Maniwala kayo, mananatiling number one ang unity team. Unity between Marcos at Sara Duterte. Kasi yung kanilang galawan ay napakalakas. Kahit sa anong klaseng survey, lehitimong survey, company, survey ng mga company, sila talaga. Laging hindi bumababa sa 50%. Kahit si Sara ganun din, hindi rin bumababa sa 50% sa mga survey. So, sila na talaga eh. Kaya ito mga political opposition at kaalyado nila ay talagang gumagawa ng lahat ng klaseng paninira at gagawa ng lahat ng klaseng butas. Bubutas at bubutasan nila yung Marcos Duterte. Duterte Marcos. Yan naman talaga ang purpose nila eh. Ayaw nilang yung Marcos Duterte ay mapunta sa kapangyarihan. Gusto nila sila. So, dahil sa wala namang gaanong kalaking suporta ang taong bayan, talo sa survey, talo rin dun sa mga political rally, motorcade at rally na napakaraming tao ng kulay green at kulay pula. Alam nilang mahina sila. Kaya ho, dadaanin nila dito sa anniversary ng EDSA. Kaya kayo na po ang bahala. Mga nanonood, nakikinig kung ano po ang inyong papaniwalaan. Ang akin ho, sinasabi rito, eh, para malaman nyo kung bakit sila nandyan. Okay? Gusto nilang buhayin muli ang paninira. Dahil papalapit na ng papalapit ng eleksyon. Ang hindi nila alam, habang sinisiraan ang Marcos Duterte, Duterte Marcos, lalong lumalakas. Lalong maraming sumusuporta sa kanila dahil hindi na naniniwala di sa paninira nito mga political opposition at mga followers. Dahil sila mismong opposition, hindi naman na-organize. Kanya-kanya silang interest, kaya nakawatak-watak sila. Kaya dinadaan na lang nila sa mga personal na paninira, mentally and physically, ginagawa katulad ng aking mga nabanggit. Okay? So, pwede po kayo mag-comment reaction sa isong yan. Samantala, ang ating pangalawang pag-usapan ay ito nga po, na may crisis na, matindi na, magulo na ho dyan sa Ukraine. Kahit na sinasabi ni President Putin ng Russia na military operation lang, wala pang war na dinideclare siya. Ang kanya military operation pa lang, kaya merong by land, air, and sea na operation. May mga missile na. Kaya nagpanik na ang mga tao doon. Mabuti lang ang balita yung mga Pilipino na isasalba. Yung iba papunta na ng border, papunta ng Poland. Pero itong crisis na ito, tatagal ito. Ibang klase ho yung President Putin ng Russia. Walang takot. Ang katunayan niya ay nung siya isanksyon ng Amerika, ng Japan, ng Canada, ng Australia at ng mga European Union, baliwala sa kanya, hindi siya natakot sa sanksyon. Ang sabi nga niya, huwag kayong makikialam dito. Pag nakialam kayo, makikita ninyo ang hindi pa nyo nakikita. Grabing warning yun. Grabing banta yun. Ibig sabihin yan, may alas na hawak si Putin. Pag nakialam ibang mga bansa, mayroon siyang gagawin na hindi makakalimutan ng bansa na nakikialam. At alam kong alam ng Amerika yan. At alam niyo kung bakit, sasabihin ko na rito. Malamang ang plano or hawak na nakakatakot ay nga pong nuclear power. Nuclear bomb. Kasi ang Russia, marami yan. Eh, alam niyo, pag nuclear po ang ginamit, naku, libo, daan libo, milyon ang mamamatay na tao. Alam ng Amerika yon na hindi na pwedeng biruin ang Russia. Kaya yung warning na yan ni Putin, dapat irespeto ng iba-ibang bansa. Huwag silang bigla-biglang sasalakayin yung Russia, tutulungan ang Ukraine. Delikado yan. Dahil maraming nuclear bomb ang Russia na pwedeng gamitin anytime. Baka yun na sinasabi ni Putin, huwag kayong makialam dahil pag nakialam kayo, may pananagutan kayo at hindi nyo makakalimutan ang gagawin ko. Wow! Nakakatakot yun. So, ipagdasal natin, huwag lumala. Pero apektado na tayo. Tataas na ho ang fuel. $102 na per barrel sa international dahil ng crisis. So, ang hataw nito sa buong mundo kasama ang Pilipinas. Dito sa atin, ang pagtaya baka umabot hanggang 80 hanggang 100 pesos ang isang litro ng gasolina. Pag tumagal yung crisis. Eh, tatagal po ito dahil iba yung Russia. Hindi natatakot sa sa allied forces ng buong mundo. Hindi natatakot sa United Nations, hindi natatakot sa European Union, hindi natatakot sa Amerika. Yan ang mabigat. Iba ito kaysa Iraq, iba ito kaysa Syria, iba ito kaysa sa Libya. Yung Middle East country, yan na binugbog ng Amerika yan. Okay lang, parang tagumpay ang Amerika. Dito, itong Russia, mukhang hindi. Matindi ang armas nila. Katunayan ngayon, nakita niyo yung mga missile na pinakakawalan doon. Nadami na humpatay. Ang dami ng sugatan, ang dami na susunog. Sa ongoing na military operation, inuulit ko, sabi ni Putin, hindi ito war against Ukraine. Military operation pa lang ang inaproba niya. Pero ganyan na ang sitwasyon. So, makabahala. Sana mga Pilipino doon at mga kamag-anak niyo, sana ho,
pagdasal natin, makauwi na kaagad sa lalong madaling panahon. 388 lang naman ang Pilipino doon eh. At saka yung mga Pilipino sa Russia, sana mag-ingat din. Para po sa inyo ito, huwag kayong matakot. Sinasabi ko lang ho, yung mga epektong negatibong mangyayari at nangyayari sa kasalukuyan kasi iba ang galaw at style ng leadership ng Russia.